Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Ayan, kumusta po kayo? Well mga kaibigan, sa araw na ito ang ating pong pag-uusapan ay isa na namang reaction video patungkol naman po sa mga kwento ng mga vlog ni Kabusiness. At this time ang pag-uusapan natin ay si Bong. Sino ang hindi nakakilala sa isang mga ngalakal na nagpursige para mabuhay, para maitaguyod ang kanyang sarili at nag-cross ang landas nila ni Kabusiness? At dahil dito, nakitaan ni Kabusiness na masayahing tao si Bong. Kaya kanya itong isinama, dinala doon sa bahay nila at itinuring na rin kapamilya. Naging masaya at nakita natin ang pagbabago ng buhay ni Bong. O nga sabihin natin na minsan ay nagiging pasaway dahil umaalis bigla, pero yan ho ay kasama sa tinatawag na adjustment period ng buhay ni Bong. Siyempre ang tagal niyang namuhay sa isang komunidad na kung saan kanyang nakagisnan. At pagkatapos ay makikita lang niya o lapasadin isang pagbabago sa buhay niya. Kumbaga hinahanap-hanap din ng kanyang katawan, ng kanyang isipan, ang lugar na kung saan ay doon siya lumaki at kanyang nakagisnan. Kaya pinipili na unawain na lamang ni Kabusiness ang mga bagay na yan. Subalit sana po ay sama-sama tayong magdasal, ipagdasal natin si Bong na sana isang araw ay tuluyan ng maunawaan ni Bong ang mga bagay-bagay at sana ay hindi na siya umaalis sa tahanan ni Kabusiness. Subalit mga kaibigan, sa araw nito, tulad ng sinasabi ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo ang isa sa malaking pagbabago sa buhay ni Bong. Ito po ang isang video na nakita natin at atin pong bibigyan ng reaction. Okay, panoorin po natin. O sabi ni nanay si Bong ito. Eh ito mga kaibigan, itong senaryong ito ay binalikan ni Bong ang isang lola na matagal na niyang nakakasama noon doon sa komunidad na yun. Kumbaga kaibigan na rin niya, kilala siya doon sa lugar na yan at binalikan ngayon ni Bong. Ikaw si Bong. Diba? Ikaw daw si Bong, natatandaan kita. Super excited si nanay. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, sinasabi natin na malaki ang pagbabago sapagkat ang pagpunta na yan ni Bong at ni Kabusiness ay isang charity mission. Dito, lalo akong humanga kay Bong. Alam nyo kung bakit mga kapatid? Dahil unti-unti niyang na-i-internalize yung salitang pagtulong. Alam mo, napakatalino ni Bong eh. Matalino si Bong. Si Bong ay isang matalinong tao. Nagkataon lang mga kapatid na naapektuhan lang si Bong sa komunidad na kanyang ginalawan. Dahil una, kailangan niyang mag-survive. So dahil doon sa inikutan niya at sa sitwasyon na nangangalakal siya, malaki ang factor na ibinigay sa kanya, ang impluensya ng komunidad na kanyang ginalawan noon. Pero sa ngayon, maswerte siya kasi nasagip siya ni Kabusiness at binigyan siya ng pagkakataon na magbago. Kita mo yon. Kung si Bong ang pag-iisip ay hindi niya iniisip ang kinabukasan, hindi mangyayari to. Hindi siya mag-iisip na tumulong. Wala lang. Kumbaga, andyan lang siya, kakain siya, okay na siya. Pero mga kapatid, dito, at least, na-internalize niya yung ginagawa. Yung ginagawa at ipinapakita ni Kabusiness. So, tunay nga na ang pagtuturo ay idaan mo lang. Idaan mo lang sa pagpapakita kung ano ang nararapat. At isang araw, maa-adapt ito ng taong gusto mong turuan. At yan nga si Bong. At ito na ngayon, tumutulong na sila. Ikaw ang nangangalakal noon? O, diba? Siya daw yung nangangalakal noon. So, tuwan-tuwa si nanay. Nagkita sila ni Bong. Binalikan siya. At talaga namang makita natin yung puso, no? Ang puso ni Bong para
balikan ng isang lolang ito. Lakas naman kumikita ng mananay. Pagdating po ng hapon, mayroon naman din kami pambiling tubig, pangangailangan yung pambili namin sabon, ganun. So dito kinakausap na ni Kabusiness, no? Kumbaga inaalam ni Kabusiness ang tunay na kalagayan ni Inay. Tapos itong bahay na ito, nanay, pwede po ba malaman ito po ba ay sarili nyo na? Sarili po na ang bahay ito. Sarili na ang lupa, sarili na ito. Hindi naman po kasi dito po mga nung araw. Kumbaga sa ano, finance kami rito na ninirahan. Apo. So dito mga kaibigan, talagang alam ni Bong, no? Una, alam niya kung sino yung karapat dapat na tulungan base doon sa kanyang mga taong nakilala. Kasi si nanay, akalain mo yun sa edad niya, no? Talagang kailangan niya, kailangan niya ng suporta. Kailangan niya ng tulong sa sitwasyon niya yan. Ayun. Yung lupa dyan, nanay, na pinagtataniman ninyo, sino nang nag-aasikaso po ngayon dyan? Ayan, patuloy siyang na tinatanong ni Kabusiness, no? O, kita nyo mga kaibigan dito, asap mo yan. Ito yung, ayan, no? Ito si Bong, oh. Tuwan-tuwa si Bong. Nagulat ka? Opo. Tindihan. Nakangiti siya, no? Nakangiti siya. Ito mga kaibigan, ang loob ng bahay. Ah, nalulunod ang bahay dito. Opo, nalulunod. Wala. Wala po talaga ka. Hanggang dito po ang tubig. Gusto po namin mag-alaga. Ayan. Ito mga kaibigan, binibigyan sana ng offer ni Kabusiness na mag-alaga ng babuyan. No? Tinatanong niya kung pwede. Kaso nalunod ako, inubaha sila doon. Ito na yung senaryo. Dito tayo sa senaryong ito. Simula ngayon sa araw na ito mga Kabusiness, sila na isasama na natin as a beneficiary ng Kabusiness official. Ayun. Yun ang pinakamaganda. Sabi ni Kabusiness, magiging beneficiary na. So at least nasisiguro natin mga kaibigan na magkakaroon ng pag-asa si nanay na matulungan ng Kabusiness family. At yan ay dahil kay Bong. Akalain mo yun. Hindi alam yan ni Kabusiness. Dinala siya doon ni Bong. At talaga namang natuwa din siya dahil karapat dapat natulungan si Lola. Grabe. Nakakatuwa naman si Bong. Nanay, magpapatot kami siya. Tingnan mo yung ngiti ni Bong, no? Tingnan mo yung ngiti niya, tuwang-tuwa. Alam mo, nakakatuwa itong si Bong kasi kahit papaano, makita mo yung level ng pagbabago sa buhay niya. Na makita mo yung, kumbaga, mabagal man yung pagbabagong nakikita natin sa kanya. Kasi bumabalik pa rin siya doon, bumabalik. But it's normal. Kasi hinahanap, katulad niya sinasabi natin, hinahanap yan ng kanyang katawan. Naninibago siya sa sitwasyong ito. Pero ako naniniwala ko kung ganitong klaseng pagkakataon na laging isasama at unti-unting nauunawaan ni Bong yung larangan ng pagtulong, ay makikita natin ang totally na pagbabago sa buhay niya. Alam mo, ang puso ni Bong kahit ganyan lang siya, nandyan din yung kanyang pagtulong . Nandyan din yung puso na pagiging busilak. Kasi kung wala siyang ganyang instinct, kung wala siyang ganyan na pag-iisip, kung wala sa puso niya yung salitang pagtulong, wala siyang paki. Kasi pwede naman siya kasama-sama lang siya ni Kabusiness kung saan sila mapunta. Pinapayagan din siya ni Kabusiness na kung gusto niyang umalis, umaalis siya. Diba? Pero at least sa pagkakataong ito, iba. Makikita mo ang kakaibang Bong sa pagkakataong ito. Makikita mo ang isang mukha ng kakaibang Bong. Kaya mga kaibigan, ako ang dalangin ko lang. Kaya ho tayo nagbigay ng reaction dito para at least ma-highlight din natin si Bong. Ano. Sana ho, samahan nyo ako na sama-sama tayong magdasal patungo sa pagbabago ni Bong. Patungo sa kanyang pagbabago at maswerte siya. Napakaswerte siya na at least inaalagaan siya ng isang Kabusiness. Sana lang dumating ang pagkanahon, Bong. Kumbaga advice lang na sana kung maiiwasan mo ang paglabas na paglabas-labas kasi andyan naman at kontento ka na, maganda sana. Maganda sana yan. Mag-focus ka na lang, lagi kang kasama nila Kabusiness sa pagtulong. Maganda sana. At alam mo, isa si Bong sa nakakapagpasaya. Nagbibigay kulay. Isa si Bong sa nagbibigay kulay sa buhay ng Kabusiness sa lahat ng mga manunood. Isa si Bong sa nagbibigay saya. And that is the reason why na
Siyempre, kahit pa paano si Bong, may mga sponsor na rin, di ba? Nakikita natin, may mga nagbibigay kay Bong. Okay. Mula sa pagiging mangangalakal, nakita natin yung pagbabago ng kanyang kasuotan, no? Mula sa sapatos hanggang sa sombrero, nakita natin yun. Kasi marami na rin nagmamahal kay Bong. Pero katulad yung sinasabi natin mga kaibigan, isama natin si Bong sa mga dasal natin na sana ay magtuloy-tuloy at ma-internalize na talaga niya ng tuluyan yung kahulugan ng charity mission. Upang sa ganon ay hindi na siya umaalis, at least hindi na rin kinakabahan. Nakita ko yung ano, yung kaba sa dibdib ni Kabusiness kapag umaalis, no. Kung ibang tao lang si Kabusiness, yung ang puso ni Kabusiness ay hindi talaga malalim. Anong paki niya sa isang Bong, di ba? Anong paki alam niya kay Bong? Hindi naman niya kadugo. Tapos na yung kwento ni Bong, kumbaga, na-i-vlog na niya. Tumabo na, nag-million-million views na yun. So pwedeng sabihin na, sige, hayaanan. Pero hindi kasi, si Kabusiness, hindi naman siya after sa views eh. Hindi naman siya nag-a-after doon sa mga views na nakita nung blinag niya si Bong. Ang kanyang ina-after dito ay ang totally na pagbabago ng isang tao. Kaya kasi nasabi natin, napakaswerte ni Bong na napunta siya doon kay Kabusiness. Dahil ang programa na gustong ibigay ni Kabusiness is long-term program para sa tunay na pagbabago. Kumbaga ipoprogram ka talaga niya para maiahon mo ang iyong sarili. And normal ho ito. Dahil sa nakita naman din natin, bago ang pangyayari yan kung saan ngayon ang estado ni Kabusiness ay nandyan, dumaan din sila sa paghihirap. Akalain mo nagtitinda sila ng turon nung time na yun, naswerte't nagkaroon ng negosyo at ngayon ay tumutulong. So, katulad ng sinasabi natin mga kaibigan, mga kapatid, lagi kong hinihiling sa inyo na sana ay pagtulong-tulungan natin na sa taong ito ay makuha ni Kabusiness ang kanyang 1 million subscribers. Sana po, i-subscribe natin ang kanyang channel, i-subscribe natin ang channel ni Papa Dins. Kasi po, ang mga tulong na yan sa simpleng panunod, huwag natin i-skip ang ads. Simpleng tulong lang po yan para at least kahit papano ay masustain ni Kabusiness yung kanyang charity mission. Marami pang Bong sa lansangan. Marami pang mga Bong ang nangangailangan ng kalinga ng isang Kabusiness. At ito, ang misyon na kailangan nating samahan. Sa panunood lang, malaking kaparte na po, mga kapatid, ang inyong magagawa para masuportahan ang advocacy ni Kabusiness. Bong, maraming salamat. Maraming salamat po sa pinapakita mong pagbabago at naway dalahin ko na sana tuloy-tuloy na ito at sana maging masaya ko kung isang araw ay matutulad ka na rin kay Bay Papaya. At nandiyan na rin sumasagwan para sa iyong sariling pag-usad. Bueno mga kaibigan, maraming salamat po. Kung mayroon comment kayo, please lang comment down below kung ano naman po ang inyong mga karanasan, kung ano naman po ang inyong masasabi kay Bong, kung ano naman po ang inyong nakikita at eksperyensya kay Bong. Maganda po ito para at least kahit papano ay nababasa din ang ating manunood at sabay-sabay tayong nagbibigay ng inspirasyon para sa tunay na pagbabago ni Bong. Ako po muli si Taong Galam. Miguel of shoutout po sa ating mga kaibigan dyan na talagang tunay na sumusuporta at patuloy na nagmamahal sa atin. By the way mga kaibigan, thank you so much po. Tayo po ay 45,000 subscribers na po. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po yung mga nag-subscribe, sumuporta po sa atin. Thank you so much po sa inyong lahat mga kaibigan. Sana po, dalangin ko ay samahan nyo rin ako sa ating patuloy na paglalakbay, pagbibigay reaksyon para po kay Kabusiness. Maraming salamat po mga kaibigan. And of course, Miguel of shoutout Team Ayuda Revive, Team Pima, Team Bornibol, Team Budol, Team Waray, Team Red, Team Walwal Maharot, at sa iba pang Team Kasanga, at sa iba pa nating mga kaibigan na nandyan at sumusuporta sa atin. Maraming salamat po mga kaibigan, and God bless. Good morning.